nakapon sa lahat. Meron na naman dito isang ano, isang washing machine na problema. Sabi na may-ari, hindi raw gumagana yung ano, yung wash niya. Pinapa-start daw, hindi gumagana, hindi naglalaba, hindi umiikot. So ngayon ti-check namin kung ano yung maging, ano yung nagiging problema ng washing machine na to. So halika ka dito. Tim, so, so i ano mo, i nagali din ma, tanda lang. Dilim. Yan yan, sige sige James. Yan. Ayan, kung naririnig nyo, umuugong lang yung ano, yung motor. Hindi siya nag-i-start diretso. Ayan oh, kung naririnig nyo, ayan oh. Hindi siya umiikot. Ayan, hindi umiikot. Nakauna yan. Ayan. Ayan oh. Hindi siya umiikot. Umuugong lang. So, yun ang iti-check namin ngayon kung ano yung naging problema. Bakit siya umuugong lang at hindi siya umiikot. Yun. Iti-check namin ngayon. So, ngayon, dahil yung motor ay hindi siya nag-i-start, ang una nating iti-check yung ito muna, ito, itong starting capacitor niya. Palitan natin to kung ano yung magiging resulta niya. Ayan. Ayan, tanggalin mo yung starting capacitor. So, ayan, kung nakikita nyo, na-disconnect ko na yung sa capacitor na line. Ngayon, papalitan ko ng ibang capacitor kung gagana tong motor na to. Ayan, yung motor na to, ayan, kung gagana siya. Kasi kanina nung pinaandar natin, umuugong lang siya at hindi siya nag-work, hindi siya umiikot. Ayan. Ayan, napalitan ko na ng capacitor, ipitesting ko na ng heat. So, subukan ko ngayon paandarin. Ayan, tingin James, ipaandarin mo James. Subukan mo James kung umiikot ba yung motor sa loob. Ayan, subukan natin. So, hindi pa rin. Ayan, parang hindi siya makatuloy-tuloy yung pag-ikot. So, marahil ang sira nito, kaya yung motor, yung winding niya sa loob, siguro ano, nag-high-amper na siya, hindi siya ikot tuloy-tuloy. Ayan, sa mga, ano nyo. So, ayan, papabuksan ko muna yung washing machine para masubukan na, masubukan ko yung motor na, ano, banta rin ko ulit dito. Ano. Tapos kung sira, pwede naman palitan ng ano, motor kung hindi na siya pagkasiya. Ay, hindi na siya magano. Hindi na siya pwede ayusin. Ayan. Ayan na, nabuksan ko na yung washing machine. Ipanda rin ko ulit para makita nyo. Para ano, maliwanag na makita nyo kung umuugong ba yung motor o hindi. Ayan. Sige James, panda rin mo James. Ayan. Tapos i-on mo yung timer James. Nalitan ko na ng capacitor, ayan o. Parang iikot lang siya konti pero hindi siya tuloy-tuloy iikot, ayan. Ayan. So ngayon, umaandar siya. Pero pag ano, pag may built na, hindi na siya. Ayan. Kung nakikita nyo yung andar niya, isang direction lang. Ayan o. Isang direction lang yung andar niya. Ngayon, paandarin natin ulit na may nakalagay na belt. Ayan. Kanina umiikot siya pag wala siyang belt pero isang direksyon lang. Ayan. Ayan. Ngayon, paandarin natin ulit may nakalagay na belt. Sige, sige. Paandarin mo. Ayan. Kung napapansin nyo, hindi siya umiikot. Ayan o. Ayan. Ayan o. Ayan. Pag may belt na nakalagay, hindi na siya umiikot. Ayan. 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 Yun yung ano natin ngayon. Tatalakayin kung bakit nagkaganyan yung motor. Ayan. So, pagkaganyan, marahil sira yung motor na to. Ito yung sira. Ito yung motor. Kaya ganyan mga ano. Kasi, pinalitan natin ang capacitor, ganun pa rin. Umiikot siya pero isang direksyon lang tapos madali lang mag-init yung motor niya. Ayan, parang ano. So,
Marahil may ano to sa ilalim may short yung starting niya. Ano, yan. So kung ano, gusto niyo na ano, mas madali, palitan niyo na lang to, itong motor to. To. Bilhin niyo yung palitan to, mura lang naman to. To. Kasi ito pag ganyan, na-obserbahan ko, ano to, parang high ampere na siya. Pag madali lang siya mag-init, high ampere na yung motor nito. Itong motor na to. So ito, yung motor na to, kung makikita nyo sa ilalim, ayan, hindi kasi ano, hindi kasi masyado makikita. So yung winding niya sa ilalim, ano na, parang may mga sunog na. Masyado nang maitim. Parang nag-overheat na siya. Kaya yung kadalasan nito, yung starting, medyo putol na yung starting nito. Kasi hindi na siya tuloy-tuloy. Yung running lang ang gumagana nito. Ito kasi parang sunog na kasi. Nangangamoy na nga yung pag-ano namin, pag-testing, nangangamoy na. So, mas mainam, palitan nyo na lang to ng motor. Ito, itong motor na to. Para, ano, para hindi na pabalik-balik yung ano. Mga aluminum naman kasi itong ano nito eh. Yung welding sa loob. So, ito nga pala yung sira kanina. Saka ito yung papalit ko sa isa kong washing machine. Tinanggal ko. Binili ko rin ito ng mga ano. Second hand. Pero okay pa siya. Ito yung sira. Ito yung papalit ko. Babalik ko to. Pero yung gagamitin kong kapasitor, yung dati niyang kapasitor dito sa unit na to. Sa washing machine na to. Para makikita nyo na hindi sira yung kapasitor. Kundi ito yung motor ng sira. Ito yung motor na umuugong lang, hindi siya umaandar. Umaandar siya pag walang belt nakalagay. Pero pag mayroong belt, hindi siya umaandar, umuugong lang. Ayan. So ngayon, susubukan na natin. Yung pinalitan ko na yung motor. Ito yung yun yung sira. Ito yung pinalit ko. Yung ginamit yung kapasitor, yun yung ano niya, dati niyang kapasitor. Ayan kung nakikita niyo, umiikot na sa ayan. Yung pinalit kong motor, ayan. Yan, normal na siya. Yan. Normal na yung ikot. Nagre-reverse na siya. Yan. Yan. So, ibig sabihin, yung sira ng washing machine na to, yung motor na yun. Ito, yung pinalit ko, okay siya. Yan. Pero yung kapasitor, ganoon pa rin, binalik ko. So, walang problema yung kapasitor, yung motor yung may problema. Ano nga pala to? No, twin tab washing machine. Sharp by James, sharp. Wind tap mas washing machine sharp. So, ayan. So, ayun. Ilalagay ko tong belt ngayon. Ngayon susubukan natin paandarin na ilalagay natin yung belt ito. Lagay natin si belt. Ayan. Yan, paanda rin natin yung nakalagay si belt. Sige. Ano mo, ayun mo. Yan, umiikot na yung washing machine mo to. Yan, may nakalagay na belt dyan, oh. Ayan, oh. Yan, so ibig sabihin yung naging sira nito, yun yung motor. Sira yung starting yung motor na yun. Yan. Mainam, palitan nyo na ng motor kasi yung kadalasan ng winding ng mga motor ngayon ano, aluminum na siya kaya ano, parang dali lang siya maputol. So ayan, pinalitan ko na kagad para ano, wala nang problema, masolve na yung problema ng customer. So ayan, maliwanag na motor yung sira. So maraming salamat po sa lahat. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko para lagi kayo may update. Saka huwag nyo rin kalimutan mag-tune sa notification bell para lagi kayo may update sa mga bagong video ko. Maraming salamat po sa lahat. Ayan.